만 수월히 가라오. Ano ikaw, Uli? Mabago pa ito eh! Eh, nakaasar ka eh! Oh, paalala mo sa akin ha? Tatawagan ko si Dang. Naghihintay na rin yung eskwela sa sagot ko. Sasabihin ko sa kanila, babalik na ako. Huwag ka na makialam dyan, maupo ka na doon. Teka, anong babalik? Akala ko pa gusto mo rito. Besides, you're doing well. Hindi na. May stress ka lang. Sabi ng doktor, ang unang kalaban ng sakit mo, stress. Pabalaki mo na yung kausap mo kanina. Ako nga, Alice. Okay naman na kayo na well, di ba? Kasi pa nga lagi nag-aasikaso sa'yo, eh. Sariling kusa na yun. Gustong-gusto ko ng tao. At alam ko, gusto mo rin siya. Patawarin. Please. Gusto ko lang malaman. Gano'n na ba kalaki ang galit mo sa akin para itago mo sa akin ang sakit mo? Naalala mo nung partners in crime pa tayo? Hmm? Ano? Yung dati, yung pagkunwari may bagong palabas na sine, ikaw pa mismo ay gumagawa ng excuse letter para makapanood ako. Oh, sige, let me ask him. Ano yung favorite excuse natin nun? Slight fever. Anong slight fever? LBM. Eh kasi naman bata ka pa, sirain na yan dyan mo. Mark. Ano na ba nangyari sa atin? Bakit parang ang layo-layo mo na? Eh, ikaw tong lumayo eh. Ikaw! Ikaw! Ako ba? Naalala mo nung second year high school ako? Nung nalaman mong bakla ako dahil nahuli mo kami ni Tommy? Sa CR? Alam mo, takot na takot ako nun. Ang akala ko bugbog sarado ako sa'yo. Pero wala. Dead mo lang. In fact, since then, you just shut me out. Ganun ba yun? Pagkatapos nun, parang parang kahit ano pa ang gagawin ko, hindi na kita mapasaya. Graduate nga ako sa tutorial eh. Pero na-disappoint ka pa rin, di ba? Kasi, alam ko kaya mo maging valedictorian. Nung nakapasok kong Lasal, ano sabi mo? Sana UP. Nakuha akong trabaho right after college. Wala pa rin. At kahit ako ang napili ng kumpanya, among so many other employees para ipadala rito. Hanggang one day naisip ko, oo nga, Mark. Baka no matter what you do, how big your accomplishments may be, you will never be proud of me. Because I failed you as a son. Grabe. Hindi madali maging anak. Lalo na maging favorite. Especially when you turn out to be a big disappointment. Oh.
not apologize for who I am. But I can only say sorry for hurting you, ma. Kaya hindi ko masabi sa'yo eh. Dahil kung kailan ay sisimula ulit ang buhay mo. Here I am. Disappointing you again because I'm sick. I still have chemo sessions. Asshole? Yes, that's why you'll have to take over for me. Jesus Christ. Daya, sa mga libro, pati sa sine, pag nagkasakit yung bida, dalawang bagay lang pwede mangyari. Either mabuhay siya o mamatay siya sa sakit. Hindi ganito. Tita, pinapatanong po ng funeral director tungkol sa cremation. Kailan niyo daw po gustong ipaschedule? Hindi. Ho?
Hindi niyo talaga mag-gets. Pagdating ng araw, pag nagkita kami ng anak ko sa langit, paano kung di ko siya makilala? Dahil sinunog niyo siya. Tita, kasi yun po yung preference niya eh. Pero sige po kayo, kung yun po, ayaw niyo pong i-decide... Basta hindi! Igaya naman natin ang gusto nang namatay. Kinatay niyo na siya, di ba? May card si Mark, sabi niyo. Organ donor si Mark, sabi niyo. Marami na siyang natulungan, di ba? Hayaan niyo namang iuwi ko siya ng buo sa mga kapatid niya. Kayo? Kailangan lang natin ng $10,000 para maiuwi sa kanyang aeroplano. Tapos sa Pilipinas na lang maikrimi. Sinabi ko na... Hindi ako pwedeng hindi i-cremate. Hindi naman gusto ni Martin ang masusunod. Excuse me.